Kung gaano katagal walang malay si Balhem ay hindi niya alam. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng isang kwarto. Sobrang nanghihina ang buong katawan niya. Tanging mga mata lang niya ang kanyang nagagalaw. Sa pagkakatanda niya, parang nalulunod yata siya sa swimming pool nila kanina. Hindi lang niya matandaan kung paano siya nakaligtas doon. May ilang oras siyang nakahiga lang doon bago niya unti-unting naigalaw ang kanyang katawan. Doon pa lang siya nakabangon at sinubukang maglakad-lakad. Gusto niyang pumunta sa bintana at dumungaw. Pero sa halip ay dinala siya ng mga paa niya sa labas ng kwarto, kung saan nakita niya ang mga magulang na nagsisigawan. Parang may matinding pinag-aawayan ng mga ito. Agad din siyang napaatras at bumalik na lamang sa loob ng kwarto niya. Naupo na lang siya sa isang tabi habang nag-iisip. Ewan ba niya kung bakit puro bangayan na lang ng mga magulang niya ang naririnig niya sa loob ng bahay. Wala siyang magandang nakikita sa mga ito. Araw-gabi puro sigawan, sagutan at bardagulan na lang. Sobrang namimiss na niya ang dati nilang pagsasama na masaya. Lahat magkakasundo at walang pinoproblema. Kung dati-rati ang mga problema ay nalulutas nilang lahat dahil sama-sama sila at buo ang samahan nilang pamilya. Ngayon, ang problema na mismo ang sumisira sa kanila para mag-away ng ganito. Pati tuloy siya ay nadadamay na. Mag-iisang taon na niyang hindi nakakabanding ang mga magulang. Kung hindi abala ang mga ito sa trabaho, puro away at bangayan na lang ang inaatupag. Ni hindi na siya nabibigyan ng quality time ng mga ito. Pati nga mga grades at achievements niya sa school ay hindi na nila na-appreciate. Naiinggit na tuloy siya sa mga classmate niya na laging nakakasama ang kanilang mga magulang, lalo na kapag may event o palaro sa school kung saan kasali ang mga parents. Pero siya, pagdating sa ganoong mga bagay, ay hindi na siya nakakasali dahil sariling mga magulang niya ay walang interes na sumali rito. Noon ngang kumanta siya sa foundation day ng school nila, ni hindi man lang siya pinuntahan ng parents niya. Ang kapatid lang niya ang tanging nagpakita ng suporta sa kanya. Naka-schoolmate din naman niya. Ang pinagkaiba lang nila, hindi apektado ang kanyang kapatid sa mga nangyayari sa loob ng kanilang bahay. May sarili kasi itong mundo. Masyado itong abala sa eskwela at sa mga pinapanood na anime. Siya lang talaga itong labis na nagdadamdam sa pag-aaway ngayon ng mga magulang nila. Ang mas inaalala pa niya ay ang pagbabalak ng mga ito na maghiwalay na. Ang isang bagay pa naman na kinatatakutan niyang mangyari ay ang mabroken family sila. Hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon bilang bata. Nakakaapekto na rin ito pati sa pag-aaral niya. Kinabukasan, pagpasok ni Balhem sa eskwela, parang wala siya sa sarili niya. Hindi niya naiintindihan ang mga itinuturo ng guro sa harapan. Pagdating naman ng recess, wala rin siyang ganang kumain. Walang ganang magsaya o makisama sa mga kaklase. Ang matinding sagutan pa rin ng kanyang mga magulang ang tumatakbo sa isip niya. Nang sumunod na araw, tuwang-tuwa siya sa ibinalita sa TV tungkol sa class suspension dahil sa paparating na bagyo, kung saan kabilang ang lugar nila sa mga nasa signal number 4. Ibig sabihin nun, ilang araw, linggo o buwan muli siyang mananatili sa kanilang tahanan.
Yun pa naman ang kailangan niya ngayon. Mahaba-habang pahinga. At susulitin niya ang bagyo para makapagpahinga ng matagal-tagal. Lalo na't sentro pa naman ng baha ang lugar nila. Tuwing bumabagyo ay palaging inaabot ng buwan bago tuluyang humupa ang mga pinsala. Kaya gaya ng nangyayari taon-taon, aabutin muli ng buwan bago magbalik ang kanilang klase. Sana ganito ulit ngayon. Dahil sa mga nangyayari sa paligid niya, parang tinatamad na siyang mag-aral. Ang gusto lang muna niyang gawin ngayon ay maglaro ng maglaro. Kahit wala namang kalaro, mas sumasaya siya kapag naglalaro mag-isa. Kinabukasan, nagising siyang malakas na ang ulan. Pagmulat na pagmulat pa lang niya, sigawan na agad ng parents niya ang maririnig sa baba. Bumangon siya at nilapitan ang bintana. Abot hanggang bewang na agad ang taas ng tubig sa labas. Puro bangka na rin ang ginagamit na transportasyon ngayon ng ilang taong nasa labas. Wala nang nagdadaang mga motorsiklo. Nilapitan muli niya ang kanyang kama at naupo doon. Saka siya sumulyap sa oras ang nakasabit sa pader nila. Nagulat siya dahil balibaliktad ang ayos ng mga numero. Ilang beses pa niyang kinusot ang mga mata. Pero hindi yun nagbago. Ibig sabihin ay hindi siya namamalik mata at totoo ang nakikita niya. Pero paano nangyari yun? Nilapitan pa niya ang kanilang orasan at pinagmasdan yun ng mabuti. Walang nagbabago sa paningin niya. Balibaliktad pa rin ang ayos at pwesto ng mga numero. Parang nahihilo din siya tuwing tititigan niya yon ng matagal. Sinubukan niyang bumaba at tumingin sa orasan nila doon. Hindi na niya alintana ang pag-aaway ng mga magulang niya sa kusina. Pero laking gulat niya dahil baliktad pa rin ang mga numero sa wall clock nila doon. Napakamot na lang siya ng ulo at sinubukan ding silipin ang isa pa nilang wall clock malapit sa kusina. Ganoon din ang ayos ng mga numero noon. Nagtaka siya. Paanong naging balibaliktad ang mga numero sa lahat ng orasan nila sa bahay? Sinubukan din niyang tignan ang oras sa cellphone ng papa niya na nakacharge sa sala. Laking gulat niya dahil balibaliktad din ang mga numero doon. Para silang hinaluan ng isang variation ng numerong nakasulat sa lingwaheng hindi niya maintindihan. Doon na siya nakaramdam ng kilabot. Para bang may hindi na tama sa paligid niya. Naisipan niyang umakyat ng kwarto at naggulong na lamang doon. Sumilip muli siya sa bintana at sinubukang pagmasdan ng ilang mga signboard na makikita sa labas. Normal naman ang paningin niya roon. Nababasa naman niya ng mabuti ang mga letra. Pero tuwing sa mga numero siya titingin, lalo na sa mga orasan, doon nagbabago ang lahat sa kanya. Para bang sinasadya mismo ng oras na magtago sa kanya. Bakit naman kaya? Hindi maisip ni Balhem kung ano ang dahilan kaya siya nagkakaganito. Hindi naman siya puyat para dumanas ng ganitong uri ng sintomas. Wala rin siyang nararamdamang kakaiba sa loob ng katawan niya. Wala siyang sakit. Oo, medyo stress nga lang siya dahil sa mga problemang kinakaharap ngayon ng kanilang pamilya. Lalo na sa palagi ang pagtatalo ng mga magulang niya. Pero hindi naman siguro sapat na dahilan yon para magkaganito siya. Ano naman kaya ang kinalaman ng pagbaliktad ng mga numero sa stress na pinagdadaanan niya? Nang sumunod na araw,
Mas naging kakaiba ang paningin ni Balhem sa paligid ng magising siya. Sa pagkakataong yun, hindi na numero ang baliktad sa paningin niya, kundi ang buong paligid na mismo. Sinubukan niyang tumayo at luminga sa buong sulok ng kanyang silid. Pakiramdam niya'y nakatapak siya ngayon sa kanilang bubong at ang sahig naman ang nasa itaas. Doon na siya kinabahan. Nanginig ang buo niyang katawan habang kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Nagbabalak na sana siyang lumapit at magsalita sa mga magulang para humingi ng tulong. Pero bago pa siya makalapit sa pinto, ay bigla na lang gumalaw ang buong paligid. Sa isang iglap ay bumalik sa dati ang ayos ng bahay nila, pati ng mga numero sa paligid. Normal na uli ang paningin niya maging sa orasan nila. Pero ang ipinagtataka na lamang niya ay kung bakit hindi siya makagalaw. Parang nagmistulang bato ang kanyang katawan at hindi na niya ito maramdaman. Pati paghinga niya ay hindi na rin niya maramdaman. Kaya labis siyang nagtataka kung bakit buhay pa siya. Ano ba talaga itong nangyayari sa kanya? Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at iniluwano ng batang si Casper. Nakita niyang lumapit ito sa kanya at dinampot siya na parang laruan. Saka siya nito dinala sa sala kung saan nakapwesto ang pagkain nito. Iniupo siya nito sa tabi nito at katapat nila ngayon ang malaking telebisyon. Doon na pagtanto ni Balhem ang matagal nang gumugulo sa utak niya. Hindi naman pala siya totoo. Isa lamang siya sa mga laruan ni Casper na itinuturing nito ngayon bilang mga kaibigan. Parang gusto niyang maiyak nang maalala ang katotohanang tila pansamantalang itinago ng oras sa kanya. Naalala niya ang tunay na nagmamay-ari sa kanya na si Justin Verdano. 10 taong gulang ang nakatatandang kapatid ni Casper. Natatandaan niya kung gaano katindi ang hilig nito sa mga laruang action figures na karamihan ay superheroes gaya ni Batman, Superman at Spider-Man. Hanggang sa maisipan nitong magpagawa ng sarili nitong action figure na pinangalanan nitong Balhem. Mula noon, siya na ang palaging nilalaro ni Justin Verdano tuwing wala itong pasok sa eskwelahan. Mahal na mahal siya ng batang yun. Kung kausapin siya nito ay parang isang tunay na tao. Hindi na nga laruan ang turing sa kanya nito, kundi isa ng kaibigan, kadugo at pamilya. Tuwing may problema ito, sa kanya lang ito lagi nagsasabi. Ni hindi ito nagsabi ng mga problema sa sarili nitong mga magulang. Katunayan, marami itong pinagdadaan ng problema sa eskwela. Kabilang na ang isa sa mga guro nito na mapang-abuso at may itinatagong sungay sa ulo. Mahilig ito sa mga gwapo at mapuputing mga bata. Ilang beses itong nakaranas ng pang-aabuso at panghahalay sa gurong yun. Oras na magsumbong daw ito, ay babagsak ito sa lahat ng kanilang subject at hindi makakagraduate. Dahil sa labis na takot ay napilitan na lamang manahimik ni Justin. Labis na dinamdam ng bata ang mga pananakot at panghahalay na ginagawa rito ng sariling guro. Hindi nito yun magawang sabihin sa mga magulang dahil abala din ng mga ito sa pag-aaway sa sariling problema tungkol sa bumagsak na negosyo ng mga ito. Sinarili lang ni Justin ang lahat ng problema. Hanggang sa isang araw ay naisipan nitong wakasan ang buhay sa pamamagitan ng paglaslas para lang matapos ang lahat ng pinagdadaanan niya. Ang kamatayan ni Justin Verdano
ang isa sa mga laging pinag-aawayan ngayon ng mag-asawa. Kaya naman si Casper ay sobrang apektado sa mga nangyayari. Mula nang mamatay ang kuya nito, ito na ang umangkin sa kanya ngayon. Ito na ang bagong nagmamay-ari sa kanya. Ngayong nasa kalagitnaan ito ng matinding kalungkutan, siya lamang ang nagsisilbing kasiyahan nito. Masyado pang bata si Casper para maisip na gawin ang ginawa ng kuya nito. Pero ramdam na ramdam niya ang mga pasanin nito sa dibdib ngayon. Ewan ba niya kung paano ito nangyari? Sa tingin niya, may kinalaman ng pagkamatay ni Justin Berdano sa kanyang kamalayan ngayon. He was corrupted by Justin's mind. Dahil masyado itong na-attach sa kanya noong nabubuhay pa, nagkaroon ng napakalaking impact ang pagkamatay nito sa kanya. Hanggang sa umabot sa puntong nagkaroon na rin siya ng sariling buhay at naging aware sa mga nangyayari sa paligid. Pati emosyon ni Casper na nagmamay-ari sa kanya ngayon ay ramdam na rin niya. Katunayan nga, kahit saan magpunta ang batang ito ay lagi siya nitong dinadala, maging sa eskwelahan niya. Ganoon kamahal ni Casper ang kuya nito, kaya naman ganoon na lang din ang naging pagmamahal nito sa kanya. Batid kasi nito na napakahalaga niya sa kuya nito, kaya ganoon na lamang ang pag-aalaga na ibinibigay ngayon sa kanya ng bunsong si Casper. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi niya alam kung gaano katagal mananatili ang kamalayan niya sa mundo na idinulot ng pagkamatay ni Justin. Pero sinisigurado niya na hanggat nabubuhay siya, patuloy niyang pasasayahin si Casper sa pamamagitan ng isang laruan gaya niya, upang hindi ito matulad sa kapatid nitong maagang sumuko sa buhay.